Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Magandang araw mga bata! Welcome sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan at sa bagong edisyon ng ating lesson ngayong araw na ito. Siyempre, magpapakilala muna ako. Ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro. Kamusta kayo mga bata? I hope na nasa maayos kayong situation, walang sakit, o kaya dinaramdam sa katawan. Pero kung meron kayong sakit o may mga dinaramdam sa katawan, ang prayer ko naman ay magkaroon kayo ng mas mabilis na recovery sa tulong ng ating Panginoong Jesus. Ready na ba kayo sa lesson natin ngayon? Tingnan ko nga ang mga bata. Aba, mukhang ready na. Yung iba nakapulbo na, yung iba nakasuklay, yung iba naman medyo inaantok pa. Okay, bago tayo mag-ready sa ating lesson, tayo nga mga kids! Tayo! Okay, tingnan ko nga kung nakatayo na lahat. Tayo ng tuwid. Yan, very good. At sa inyong pagtayo ng tuwid, ngingiti. Sabay-sabay tayong ngingiti ha, pagbilang ko ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ngiti! Ayan, ang gaganda at ang gugwapo ninyo. Okay, bago tayo mag-lesson, tayo muna ay maglalaro. Sinong gusto maglaro? Ako, teacher! Ayan, very good. Gustong maglaro ng mga bata. Ang title ng laro natin ay Show Me. Pero hindi nyo sa akin isa-show. Ipapakita nyo sa mga kasama nyo sa bahay ngayon. Sa nanay, tatay, o kaya sa lolo, sa lola, sa mga nakatatandang kapatid. Oh, dali! Tawagin nyo na sila. Hihintayin ko kayo. Kasama nyo na ba sila ngayon? Okay, kasi sila ang mag-check kung tama ang mga na bring me ninyo. Oh, quote-unquote, show me. Okay, ready na? Una, show them, o ipakita sa kanila, ang bagay na medyas na puti. Medyas na puti. Bilis, hanapin. Nasaan kaya ang medyas na puti? Nasa sampayan pa ba? Nasa drawer? Nakakalat ba? Kagat-kagat ba ng inyong aso? Nasaan ang medyas na puti? O, siguraduhin puti yan bago ipakita. Ayan, very good. Nakita nyo na ang medyas na puti? Pakita nyo nga sa akin. Yun, yung iba, kinakaway-kaway pa ang mga medyas. Sana malinis yan.
Very good kayo dun sa mga nakakuha ng medyas na puti. Yung mga hindi nakakita ng medyas na puti, huwag kayong malulungkot kasi meron pa akong papahanap sa inyo na bagay. Ang ikalawang bagay naman na hahanapin ninyo ay kulay dilaw na lapis! Dilaw na lapis! Nasaan ka, dilaw na lapis? Nako, baka maapakan. Bilis! Hanapin na! Ayan! Very good! Naipakita niyo ba sa inyong mga tatay, nanay, ate, kuya at mga nakatatanda sa bahay? Anong sabi nila? Dilaw ba yung naipakita ninyo o yellow? Very good! Patingin nga! Oo nga, dilaw na lapis. Kahit maikli na, dilaw pa rin yan. O yung iba, hindi pa natatasahan. Very good. Congratulations mga bata na nakakuha ng dilaw na lapis. Yung hindi nakahanap ng dilaw na lapis, meron pa tayong hahanapin. Para sa ikatlong ipapahanap ni Teacher Jo, ay hanapin ang itim. Itim! Ako, ready na yung mga mata. Itim na sapatos! Hanapin ang itim na sapatos. Nasaan kaya ang itim na sapatos? Siguraduhing itim bago ipakita sa akin at sa mga kasama niyo sa bahay. Very good! Aba, yung iba nakapagpakita pa ng dalawang pares. Yung iba hindi na makita yung isang pares kasi hindi na nagagamit. Ayan, pero at least nagpakita kayo ng itim na sapatos. Mahusay! Ang susunod natin na hahanapin ay ang hanapin at ipakita sa akin at ipakita sa inyong mga kasama sa bahay ang kulay pulang panyo! Kulay pulang panyo! Sino kaya dito ang may kulay pulang panyo? Nanay, nasa na ba yung kulay pulang panyo ko? Dali, hanapin natin. Hanapin ninyo at ipakita sa inyong mga kasama sa bahay. Kulay pulang panyo. Mahusay! Yung iba nakakita ng pulang panyo. Yung iba, meron lang mga patsi-patsing pula, pero kahit paano may nakikitang pula. Ayan, very good. Yung iba parang pink naman yata yung panyo na dala-dala nyo. Okay, so ang ating bagay na hinanap ay pulang panyo. Okay, panghuli. Panghuli ha? Panghuli. Hanapin at ipakita sa akin at sa mga kasama sa bahay ang kulay berdeng dahon. Kulay berdeng dahon. Oh, teka muna, huwag niyong pipitasin. Tawagin niyo na lang yung mga kasama niyo sa bahay. At ito ang berdeng dahon. Baka mapagalitan tayo ng inyong mga plantito at plantita. At baka sabihin nila, naku, bakit tinuturuan niyong magpitas ng dahon ang aking anak? Papakita lang natin. Okay, yan, very good. Ang dami nang nakapagpakita ng berde o lunti ang dahon. Mahuhusay kayo mga bata, kaya pakiramdam ko, ready na kayo sa ating lesson ngayong araw na ito. Kids, alam kong gustong-gusto niyo nang makalabas ngayon, kaya ilalabas ko kayong lahat. Meron tayong field trip! Online field trip. Pupunta tayo sa zoo. Gusto nyo ba yun? Taas nga ang kamay ng mga gustong pumunta sa zoo. Yung pinakamataas. Very good. Sa ating field trip, kailangan magpaalam muna kayo sa inyong mga kasama sa bahay. At kapag pinayagan kayo, tatalon kayo ng tatlong ulit. Anong gagawin kapag pinayagan? Tama, tatalon ng tatlong ulit. Dali, magpaalam na kayo! Yay!
Ayan, maraming tumalon ng 3 ulit. Ibig sabihin, lahat sila ay makakasama sa ating online Zoo Field Trip! Kids, welcome sa ating online zoo! Bago tayo pumasok sa animal room, bibigyan ko muna kayo ng clue kung anong klase ng hayop ang inyong maririnig. Ang unang animal ay nagpa-produce ng ganitong sound. Okay, ano kayang animal yon? Ang lakas ng tunog, ano? Isa itong reptile at carnivore. Ang animal na ito, mayroong malaking bibig. At patusok-tusok na balat. Ano kaya ito? Tama! Crocodile o buwaya. O mag-ingat kayo ha, dahil yan ay wild animal at hindi yan dapat na inaalagaan sa bahay. Ano naman kaya itong second animal na ating maririnig? May clue na kayo! Kung ang pandinig nyo ay goat o kambing, kayo ay tama. Ang mga kambing ay mga hayop din na nakikita sa farm. Meron itong dalawang maliit na sungay, maliit ang kanilang mga binti, pero nakakapag-produce ng gatas ang babaeng goat o kambing. At kids, alam nyo ba na ang mga kambing ay malambing. Sabi ng kanilang mga amo, kapag natutunan mo na makilala ang mga kambing, marunong silang maglambing. O, diba? Rhyme pa. Kambing, lambing. Ano naman kaya itong animal na to? Mabilis tumakbo at katulong ng mga tao sa pagdadala ng gamit habang nasa biyahe. Tama! Kabayo o horse? Kapag tumatakbo sila, ang sabi ng mga paa ng mga horse. Ang bilis nilang tumakbo, no? Kids, ano naman kaya itong malaking animal na kulay itim, may mahabang buntot at may malaking sungay? Tawag sa kanya ay pambansang hayop at katulong ito ng mga magsasaka sa kanilang pananim. Ano kaya ito? Kung ang iyong sagot ay kalabaw, tama. Very good ka. Sa ating online zoo, mas makikilala ninyo ang ilang mga hayop at syempre ang Philippine animals na mga endangered o kakaunti na lamang ang bilang o mga hayop na bihirang makita sa Pilipinas. Ready na ba kayo? Ito ang Tamaraw o Mindoro Dwarf Buffalo. Ang mga ito ay itsurang kalabaw. Kulay itim pero mas maliit sa kalabaw. Marami sa mga Tamaraw ay nakatira sa malaking bahagi ng isla ng Luzon. Ang tawag sa kanila, endangered species.
Dahil marami sa mga ito ay hinuhuli at ang iba naman ay napapabayaan dahil sa pagtuyot at mga hindi na naalagaan. Ang tawag naman sa mga cute animals na ito ay Philippine tarsier o sa Cebuano, ang tawag nila ay mawumag. Nocturnal animal sila o gising sa gabi. Ang mga tarsier ay maliit na animal na nasa 3 to 5 inches lang ang haba. Maliliit lang ang mga to. Ang kikit nila. Sinlaki lang ng mga kamay nyo, kids. Ang tarsier ay mayroon ding mga malalaking mata. Sinlaki ng holen. At sa anatomy ng tarsier, mas malaki pa raw ang mga mata nito kumpara sa kanilang utak. Sila ay tinatawag rin na insectivorous o favorite nilang insects. Kumakain sila ng insects gaya ng beetles, gagamba, ipis, grasshoppers o tipaklong at iba pa. Siguro nag-wish ka sana may alaga kang ganito sa bahay mo, no? Pero hindi sila nabubuhay mag-isa, kaya bawal ang mga ito na iuwi. Madali rin ma-stress ang mga tarsier, kaya dapat pag pinagmamasdan sila, tahimik lang. Ang tarsier ay tinatawag na endemic. Endemic ang Philippine tarsier dahil sila ay nabubuhay lamang sa iilang lugar sa Pilipinas. Matatagpuan ang mga tarsier sa Bohol, Maripipi Island, Siargao Island, Basilan Island at Dumagat Island. Ang Philippine tarsier variety ay mas maliit kumpara sa family of tarsiers na matatagpuan sa Southeast Asia. At alam nyo ba na gaya ng tamaraw, ang mga tarsier ay endangered species na rin dahil kakaunti na lamang ang mga bilang ng mga animal na ito sa ating bansa. Ito naman ang Visayan Warty Pig. Baboy ramo kung tawagin. Sila ay nasa lahi ng mga baboy pero endangered na o malapit na ring mawala dahil sa pagkawala ng kanilang mga tirahan o malapit nang maubos ang kanilang lahi dahil sa pagkawala ng kanilang mga tirahan. Ang mga Visayan Warty Pig ay nakatira sa mga kagubatan. Endemic rin ang mga animal na ito dahil sila ay nakatira lamang sa apat na isla ng Pilipinas. Sa Negros, Panay, Masbate, Guimaras at Siquijor. Ang cute na bird na ito ay tinawag na Luzon Bleeding Heart. Isa itong uri ng kalapati na mayroong spot na pula sa dibdib na parang nagdurugong puso kaya ang tawag sa kanya ay Bleeding Heart. Endemic rin ito sa isla ng Luzon at ang tawag rito ay Punalada. Nakatira ang mga ibon sa kagubatan at sila ay wild animals kaya sila ay mahiyain at mailap sa tao. Malapit na ring ma-declare na endangered ang Luzon Bleeding Heart dahil kumakaunti na ang bilang ng mga ito sa Pilipinas. Alam nyo bang meron ding version ng squirrel sa Pilipinas? Ito naman ang Panay Cloud Runner na matatagpuan sa Panay. Endangered species na rin ang mga ito. Ang Panay Cloud Runner ay itsurang daga na may mahabang buntot, singhaba ng dalawang ruler o nasa 24 inches ang kabuuang haba ng mga ito. Ito naman ang Philippine Eagle. Ang mga ito ay matatagpuan sa Leyte, Samar at bahagi ng Mindanao.
Ang Philippine Eagle ay merong creamy white na kulay sa ilalim ng tiyan at parang koronang balahibo sa kaniyang ulo. Magandang tingnan ang malaking agila na to ng Pilipinas. Kaya lang, dahil sila ay endangered, nasa 400 na lamang ang species na meron ang Philippine Eagle, kaya kailangang ingatan ang mga animal na ito. Kids, na-enjoy niyo ba ang ating online zoo field trip? Nakita ninyo, no, ang dami ng mga animal na endangered dito sa Pilipinas. Kaya marapat na i-preserve ang kanilang mga lahi at huwag nating iuuwi kapag may pagkakataon na tayo ay makakarating na sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Hanggang sa susunod nating field trip! Sa panibago nating lesson, matututunan natin ang mga salitang magkasing tunog. Kaya dapat mas matalas na pandinig ang inyong paiiralin. I-check nga ang pandinig. Nakakarinig ka ba ng maayos? Subukan nga natin ang pandinig mo. Snap to the right. At snap to the left. Naririnig mo ba ng malinaw? Subukan pa natin isa o pumalakpak ka ng 5 ulit. Narinig mo ba ang pagpalakpak mo? Very good! Okay, ready na kayo sa panibago nating lesson. Si Kuting ay anak ni Muning. Sino raw ang anak ni Muning? Sino ang nanay ni Kuting? Sino ang anak ni Muning? Tama, si Kuting. Sino naman ang nanay ni Kuting? Tama kang muli, ang nanay ni Kuting ay si Muning. Anong napansin mo sa huling tunog ng mga salitang ito? Ang huling tunog ng salitang muning ay ning. At ang huling tunog ng salitang kuting ay ting. Ang muning at kuting ay salitang magkasing tunog. Sa ating gawaing pagkatuto, gamit ang inyong lapis at papel. Sa iyong papel, gumuhit ng check kung ang pares ng salita ay magkasing tunog at X naman kung hindi. Narito ang mga salita. Una, aso, pusa. Aso, pusa. Yan ba ay check o X? Aso, pusa. Pangalawa, manika, palaka. Manika, palaka. Yan ba ay check o ekis? Ikatlo, lobo, laso. Lobo, laso. Check o X. Magkasintunog ba ang dalawang salita? Check kung opo at X kung hindi. Ikaapat, susi, upuan.
susi, upuan. Check o X. At ikalima, lima. Ilaw, lima. Ilaw, check o X. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sinagot. Sa unang katanungan, aso, pusa, yan ba ay check o X? Kung ang sagot mo ay X, ikaw ay check. Dahil ang aso at ang pusa ay hindi magkasintunog. Ikalawa, manika, palaka. Manika, palaka. Kung ang sagot mo ay check, ikaw ay tama. Dahil ang manika at ang palaka ay parehas ang tunog. Magkasintunog ang kanilang huling salita. Ikatlo, lobo, laso. Lobo, laso. Kung ang sagot mo ay check, ikaw ay tama. Magkasintunog ang lobo at ang laso. Very good! Ikaapat, susi, upuan. Susi, upuan. Magkasintunog ba ang susi at ang upuan? Check kung sagot ay tama at kung X naman kapag ito ay mali. Kung ang sagot mo ay X, ikaw ay tama. Dahil ang susi at ang upuan, hindi naman magkatunog yan. Ikalima. Lima, ilaw. Lima, ilaw. Kung ang sagot mo ay X, ikaw ay tama. Dahil hindi magkasintunog ang lima at ang ilaw. Kids, tandaan ninyo, ang batayan sa pagtukoy sa mga salitang magkasintunog ay kung pareho ang hulihang tunog ng pares ng mga salita. Ang mga salitang magkasintunog ay may magkaparehong tunog sa hulihan ng pares ng mga salita. Tinatawag din ito na salitang magkatugma ang mga salitang magkasintunog. Subukan nga natin kung talagang nakakabisado na ninyo ang magkasintunog. Happy face kung ang mga salita ay magsintunog at sad face naman kung hindi. Ready na? Okay, number 1. Aso, baso. Aso, baso. Happy face ba yan o sad face? Pangalawa, silid, balon. Silid, balon. Happy face kung magkasintunog, sad face naman kung hindi. Pangatlo, atis, batis. Atis, batis. Sad face kung hindi magkasintunog at happy face kung magkasintunog. Ikaapat, lapis, ipis. Lapis, ipis. Happy face ba o sad face? Ikalima, dahon, kahon. Dahon, kahon. Yan ba ay happy face kung magkasintunog? Sad face naman kung hindi. Kaanim, saging, baging.
Saging, baging, happy face ba o sad face? Ikapito, manok, itlog, manok, itlog. Happy face ba yan o sad face? Ikawalo, bigay, buhay. Bigay, buhay. Happy face o sad face? Ikasyam, bata. Saya, bata, saya. Happy face ba o sad face? Tingnan natin. At sa dulo, ikasampu, tatsulok, bulok. Tatsulok, bulok. Happy face ba o sad face? Okay, tingnan nga natin kung tama ang inyong mga sagot. Ang una bang ninyong sagot ay happy face? Happy face para sa aso, baso? Kung ikaw ay nag-happy face, ikaw ay check. Number 2, silid, balon. Silid, balon. Kung ang sagot mo ay sad face, syempre naman sad face kasi silid balon ay hindi naman yung magkasintunog. Ikatlo, atis, batis. Atis, batis. Mukhang ang sagot ng marami ay happy face. Tama kayo kasi magkatunog, diba? Atis, batis. Nilagyan lang ng letter B ang atis kaya naging batis. Ika-apat, lapis, ipis. Lapis, ipis. Oh, mukhang marami ang happy face. Kapag happy face ang sagot mo, happy face din ako. Ikalima, dahon, kahon. Dahon, kahon equals happy face. Correct. Very good. Ika-anim, saging, baging. Saging, baging. Kung ang sagot mo ay happy face, ikaw ay tama. Very good ka! Okay, tingnan naman natin tong sagot ninyo sa manok, itlog. Manok, itlog. Happy face ba o sad face? Kung ang sagot mo ay sad face, ikaw ay tama. Dahil hindi naman magka-rhyme ang manok at ang itlog. Susunod, bigay, buhay. Bigay, buhay. Mukhang ang sagot ninyo ay happy face. O, tama kayo kapag happy face kasi magkasintunog ang bigay at ang buhay. Susunod, bata, saya. Bata, saya. Oh, tama pa rin kayo kung ang sagot nyo ay sad face. At ang panghuli, tatsulok, bulok. Happy face kaya ito o sad face? Very good kayong lahat kung ang sagot ninyo ay happy face. Dahil ang tatsulok, bulok ay magkasing tunog. Congratulations! Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid, ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ikaw ba ay nabuli na? Ano ang pakiramdam kapag nabubuli o minamalit ng mga kakilala at kaibigan? Masakit sa damdamin, di ba?
mayroon akong ipapakilalang tao sa Bible na madalas ay binubuli o minamaliit din ng mga tao. Ang pangalan niya ay Zaccheo. Ang trabaho niya ay isang tax collector. Noong panahon na yon, kapag ikaw ay kumukolekta ng buwis ng bayan, ang tingin ng tao ay masama at corrupt dahil ibinubulsa nila ang pera ng mamamayan. Mayaman at maraming pera si Zaccheo. Sa katunayan, siya ang nagmamay-ari ng pinakamalaking bahay sa Jericho. Pero wala siya halos kaibigan at walang pumapansin sa kanya. Bukod pa rito, si Zaccheo ay maliit na tao o mababa ang height. Malungkot ang buhay niya. Pakiramdam niya, siya ay nag-iisa bukod pa sa napakarami niyang mga kaaway. Ikaw ba, isipin mo, wala kang kaibigan? Sasaya ka ba? Isang araw, nabalitaan niyang bibisita si Jesus na taga Nazareth sa kanilang lugar sa Jericho. Nabalitaan niya kasi na si Jesus ang Mesiyas, ang tagapagligtas, at nabigyan ng pag-asa ang puso niya na magkakaroon siya ng kaibigan kay Jesus. Dumating ang araw na kanyang pinakahihintay. Paparating na si Jesus. Tumakbo ng tumakbo si Zaccheo. Jesus! Jesus! Napakarami namang tao. Paano ko ba malalapitan si Jesus? Jesus! Jesus! Ako si Zaccheo. Jesus! Jesus! Mukhang wala ng pag-asa. Hindi ko makita si Jesus. Lalo namang hindi niya ako makita. Ano bang pwede kong gawin? Ayun! Puno ng sikamoro! Doon! Doon ako akyat! At dali-daling umakyat si Zaccheo sa puno ng sikamoro. Tinalasan niya ang kanyang mga mata hanggang sa makita niya si Jesus. Zaccheo, bumaba ka riyan. Ako po, Jesus. Kilala mo po ako? Oo, Zaccheo. Bumaba ka riyan. Kailangan ko kasing manatili ngayon sa bahay mo. Tinawag ako ni Jesus. Nakakatuwa. Salamat. Pero ang mga tao, imbis na matuwa, ay nagalit at nagbulungan dahil sa kanilang nakita. Hindi niya deserve na bisitahin ng Mesiyas. Kung alam lang ni Jesus ang mga kasalanan ni Zaccheo, bakit siya nagpunta sa bahay ng makasalanang tao gaya ni Zaccheo? Pero hindi ito pinansin ni Jesus at tumayo si Zaccheo sa Panginoon at nagsabing, Sir, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng properties ko. Kung may nadaya man akong iba, babayaran ko po ito ng 4 times ng halaga. Ang pagharap ni Zaccheo kay Jesus ay tanda ng kanyang paghingi ng tawad sa lahat ng kanyang mga naging kasalanan. At ang pagbabalik ng kanyang mga ninakaw ay paraan ng pagpapakita niya na siya ay sincere at binago na siya ng pag-ibig ni Kristo. Mahal ni Jesus ang mga humihingi ng tawad at ang mga nagpapakumbaba sa kanya. Tandaan mga bata, wala tayong dapat na ipagmalaki sa Diyos. Tayo ay nabubuhay lamang sa kanyang awa at biyaya. Sabi nga sa Mateo 5:5, blessed ang mga may mababang loob kasi mamanahin nila ang daigdig. Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Hi kids! Welcome sa ating art class! Nasubukan niyo na bang magbakat ng isang bagay sa papel? Alam niyo ba yung pagbabakat? Ito ay isang uri ng imprenta sa pamamagitan ng pagkuskus ng lapis o pangkulay na papel na nakapatong sa isang bagay na may ukit o hulma ang yari. Be
bibigyan ko kayo ng halimbawa. Humanap nga kayo ng piso? Sige, hanap kayo ng piso sa bahay ninyo. Kung wala kayong piso, humiram kayo ng piso sa inyong mga kasama sa bahay. Piso lang ha! Ayan, very good. May mga piso na kayo. Pero ibabalik nyo yan ha, pagkatapos ng ating art class. Pagmasdan ang piso. Hawakan ang piso. Sa Latin mo. Diba parang meron kang mga nararamdaman na mga nakaukit. Nararamdaman mo ba ang mga ukit nito? Yan ang ating babakatin gamit ang papel at ang lapis. Kaya ihanda na ang inyong lapis at papel para sa panibagong gawain dito sa ating art class. Sa ating gawaing pagkatuto, malalaman natin na maaaring mapanatili ang mga ukit at hulma ng mga bagay kung ito ay lalagyan ng pangkulay at itatatak sa papel. Mas madaling lumitaw ang mga detalye at kabuuang itsura ng isang bagay sa imprenta kung ang mga ukit ay malinaw na nakayari. Kagaya ng gagawin natin ngayon, lalabas sa ating pagbabakat ang itsura at ang imprenta ng piso na nahawakan ninyo. Narito ang ating mga kagamitan, lapis o pangkulay. Pero mas maganda gumamit ng lapis, papel, at syempre ang hawak ninyong piso. So meron tayong tatlong gamit. Ano nga yung mga tatlong gamit natin? Tama, lapis, papel, at barya. Narito ang pamamaraan. Una, hawak ang inyong piso, ilagay ito sa lamesa. Ipatong ng madiin ang papel sa barya hanggang humulma ang hugis bilog. Panatilihin ang puwersa ng lapis at ng iyong daliri sa piso at sa papel para hindi gumalaw, para hindi masira yung shape ng bilog. Banayad na kuskusin ng lapis o crayola ang bahagi ng papel kung saan nakapailalim ang barya. O slowly lang ha, baka mabutas ang papel. Sabi, banayad o softly at slowly kuskusin ng lapis. Kung walang lapis, crayola ang bahagi ng papel kung saan nakapailalim ang barya. Para mas maganda ang appearance o ang pagbabakat, gawing dalawang direksyon lang ang pagkuskus ng lapis. Taas, baba, kaliwa, kanan. Taas, baba, kaliwa, kanan. Ayan, very good! Ang gaganda ng inyong mga pagbabakat! Nakita ninyo ang inyong mga gawa? Sino ba ang bayani na nasa piso? Nakita niyo ba ang mukha ni Dr. Jose Rizal? Very good! Alam niyo ba, kids, na mahalaga ang imprenta dahil napapabilis nito ang paggawa
ng magkaparehong larawan o itsura. Mas perpekto ang pagkakatulad ng imprenta sa isang bagay o disenyo kung ihahambing sa pagkuhit na gawang kamay. Kasi parang naduduplicate yung copy. Iba-iba rin ang ginagamit na pang-imprenta para mag-duplicate sa tulong ng iba't ibang technology at makinarya na gamit ang proseso ng imprenta sa paggawa ng mga libro, paggawa ng mga pera, at iba pa. Narito naman ang ating gawaing pagkatuto. Gumuhit ng check kung ang mga bagay o gamit ay may sapat na ukit o hulma para makalikha ng detalyadong imprenta. Mula sa ating lesson na pagbabakat, narito ang ating gawaing pagkatuto. Kids, lagyan ng check kung ang mga bagay o gamit ay mayroong sapat na ukit para makalikha ng detalyadong imprenta. Kagaya ng ginawa nating pagbabakat. Lagyan naman ng X kung hindi. Handa na ba kayo? Okay, number 1, panyo. Check o X. Kaya ba itong lagyan? Kaya bang bakatin ang panyo? Meron ba itong detalyadong imprenta o design? Lagyan ng check kung tama, lagyan naman ng X kung hindi. Kung ang sagot mo ay X, ikaw ay tama. Dahil ang panyo ay plain lamang na parisukat o square. Pangalawa, suklay. Suklay. Lagyan ng check kung ito ay may sapat na ukit para makalikha ng detalyadong imprenta at lagyan naman ng X kung hindi. Kung ang sagot mo ay check, ikaw ay tama. Nababakat ang mga detalye ng suklay. Pangatlo, alam nyo ba to? Katol? Katol. Check kung ito ay may sapat na ukit at X naman kung hindi. Kung ang sagot nyo ay check, kayo ay tama dahil ang katol ay mayroong paikot-ikot na detalyadong imprenta. Ika-apat, sahig. Sahig. Check kung ito ay nababakat at X naman kung hindi. Kung ang sagot mo ay X, tama ka dahil mahirap naman bakatin ang sahig. Napakalaki nito at napakaraming papel ang kailangan. At syempre, wala itong detalyadong imprenta na babakat sa papel. Ikalima, tubig. Tubig. Lagyan ng check kung ito ay may sapat na ukit o hulma, X naman kung hindi. Kung ang sagot mo ay X, dahil ito ay hindi nababakat, ikaw ay tama. Naku, mababasa ang papel kapag ito ay ginamit mong pambakat at wala rin itong detalyadong imprenta. Nahahawakan mo ba ang tubig? Hindi naman, di ba? Maliban kung ito ay maging yelo na. Ika-anim, susi. Susi. Check kung ito ay merong sapat na ukit o hulma at X naman kung hindi.
kung ang sagot mo ay check, ikaw ay tama. Very good kayo, kids! Marami tayong mga bagay na pwedeng gamitin na makakalikha ng art o ng sining. Ang mga karaniwang kasangkapan kagaya ng lapis, papel, pangkulay o crayola, gunting at pandikit. Ang lapis ay ginagamit syempre na panulat at pangguhit at kanina ay ginamit natin na pambakat. Ang papel naman ang ginuguhitan at nakakagawa ng iba't ibang hugis. Ano naman itong kagamitang pangsining o art material na nagbibigay ng kulay? Meron itong iba't ibang kulay. Ano kaya ito? Tama, crayola. O ito naman, isa itong gamit ng pangsining o art material kung saan nakakagupit ng papel, nakakagupit ng karton o tela. Tama, ito ay gunting. O dahan-dahan lang sa paggamit ng gunting ha. Dahil ito ay matalas at nakakasugat. Kung hindi pa sanay, magpatulong sa magulang. At syempre, ang pandikit. Pwedeng paste, pwede rin glue. Ito ang nagdidikit sa mga material na gusto mong ilagay sa papel. Again, class, ang mga karaniwang kasangkapan para makalikha ng sining ay ang lapis, papel, pangkulay, gunting, at pandikit. Ano-ano na nga ang karaniwang kasangkapan para makalikha ng sining? Tama, lapis, papel, pangkulay, gunting, at pandikit. Narito naman, kids, ang mga hindi karaniwang ginagamit sa sining pero maaaring gamitin sa paglikha nito. Ano-ano kaya yon yung mga hindi karaniwang ginagamit sa sining? Basura. Alam niyo ba na ang ilan sa mga basura at ang ilang mga bagay na patapon ay pwedeng i-recycle at gawing art? Oo, kaya huwag itatapon ang ilang mga recyclable material gaya ng plastic, papel, gaya ng mga materyales na gawa sa plastic. O isa pang letter B, bakal. Bakal, ito ay nagpapatibay sa isang iskultura. Bakal. Isa pang hindi karaniwan na ginagamit sa sining ay ang salamin. Oo, dahil ang salamin ay nagbibigay ng karagdagang hugis, anyo at kinang. Ang isa pang hindi karaniwang ginagamit sa larangan ng sining ay ang apoy. Oo, dahil ang apoy ay nakakatulong para humulma ng bakal at salamin sa pamamagitan ng paglusaw. Muli, ang mga hindi karaniwang ginagamit sa sining ay ang basura, bakal, salamin, at apoy. Pagkatuto, lagyan ng check kung ang babanggitin kong bagay ay karaniwang ginagamit na pansining. At X naman kung ito ay hindi karaniwang ginagamit na pansining.
una, lapis. Lapis. Check kung ito ay karaniwang kagamitan. X naman kung hindi karaniwan. Ano kaya ang sagot ninyo? Kung ang sagot ninyo ay check, kayo ay tama. Very good! Ang lapis ay karaniwang ginagamit sa paglikha ng sining. Pangalawa, salamin. Salamin. Check kung ito ay karaniwan at X kung hindi karaniwan. Kung ang sagot ninyo ay X, hindi karaniwan, kayo ay tama. Pangatlo, basura. Basura. Check kung ito ay karaniwang kagamitan at X naman kung hindi. Kung ang sagot ninyo ay X, kayo ay tama. Very good! Ang basura ay hindi karaniwang kagamitan pang sining. Ikaapat, papel. Check o X. Check kung karaniwan, X naman kung hindi karaniwan. Kung ang sagot ninyo ay check, kayo ay check. Dahil ang papel ay karaniwang ginagamit sa paglikha ng sining. Next, pandikit. Pandikit. Check ba o X? Karaniwan ba o hindi karaniwan? Kung ang sagot ninyo ay check, karaniwan, tama, ito ay karaniwang kagamitang pansining. Susunod, Crayola. Crayola. Check ba o X? Kung ang sagot ninyo ay check, kayo ay tama. Ang Crayola ay karaniwang kagamitan. Ika-anim, apoy. Apoy. Check kaya ito kung karaniwan o X kung hindi karaniwan. Ba, marami ang tama. Tama kayo kung ang sagot ninyo ay X dahil ito ay hindi karaniwang kagamitan pang sining. Ikapito ay kuryente. Kuryente. Check ba o X? Ayan, marami ang sumagot na X. Dahil ang kuryente ay hindi karaniwang kagamitang pansining. Pangsiyam, bakal. Bakal. Check ba yan o X? Kung ang sagot mo ay X, ikaw ay tama. Ang bakal ay hindi karaniwang kagamitan. At ikasampu, gunting. Gunting. Ito ba ay karaniwang kagamitan? Kung karaniwan, check. Kung hindi karaniwan, X. Kung ang sagot ninyo sa number 10 ay check, kayo ay check. Very good, kids!
Salamat mga bata at sinamahan ninyo ako sa ating panibagong lesson dito sa eSkwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. At ako'y nagpapasalamat din kahit online ang ating classes o kaya blended learning ay nagpapatuloy ang inyong interes sa pag-aaral. Huwag kayong mawawala ng pag-asa, huwag malulungkot. At darating din ang tamang panahon kung saan ay muli ninyong makikita ang inyong mga kaklase, mga kaibigan ninyo at muli kayong makakapasok sa eskwelahan. Konting hintay na lang at syempre dagdagan ng maraming mga panalangin. Huwag na huwag ninyong kakalimutan yun ha, na manalangin sa ating Diyos dahil si Hesukristo ang ating Panginoon ay mahal na mahal tayong lahat. Hindi niya tayo iniiwan, lalong-lalo na kayong mga bata. Kaya, bago tayo magpaalam, iiwan ko sa inyo itong napakagandang Bible verse mula sa Jeremiah 29:11. Sana ma-memorize niyo ito ha. Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Yan, tatandaan ninyo na ang bawat isa sa inyo, mga bata, mayroong napakagandang plano ang ating Panginoon. Panghawakan niyo yan dahil sa inyong paglaki, makakasama ninyo ang Diyos. Lagi naman natin kasama ang Diyos, pero maaalala ninyo yung mga panahon na kayo'y bata pa at naaalala ninyo itong pangako na ito ng Panginoon na kailanman hindi niya kayo iiwanan hanggang sa kayo ay lumaki, hanggang sa kayo'y magkaanak at magkaapo at magkaroon kayo ng magandang future. Ako si Teacher Jo, nagsasabing manatiling hopeful sa inyong pag-aaral at sa inyong buhay sa kabila ng pandemya dito lamang sa eSkwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. eSkwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan.